Ano nga ba ang posibleng mangyari kapag inilagay mo ang halamang aglaonema sa harap ng iyong bintana? Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Pero bago yan, kilalanin muna nating mabuti ang halamang ito. Ito ay mas kilala sa tawag na Chinese evergreen o Philippine evergreen at native sa Asia. Mas prefer nito ang mainit-init at humid na environments. At tuwing summer ay namumulaklak ang halamang ito. Maraming klase ng aglaonema na pwede mong alagaan. Ang aglaonema Silver Bay, Emerald Bay, Catlas at Jubilee ay may kulay na green at silver. Ang aglaonema Sparkling Sarah, Lady Valentine, Eta Rose, Cherry Pink at Pink aglaonema ay may combination ng pink at green. Ang Red Valentine, Siam aglaonema at Red aglaonema naman ay kulay red at green. Kung minsan, tinatawag ring poison dart plant ang aglaonema. Ang sap at iba pang sections kasi nito ay nagtataglay ng calcium oxalate crystals na delikado para sa mga tao at hayop. Maari itong mag-cause ng skin at eye irritation kapag hinawakan. Gayunpaman, nakaka-promote ito ng calmness at nakakabawas ng stress dahil meron itong air purifying properties. Effective ito sa pagre-remove ng benzene at formaldehyde sa hangin. Ngunit hindi lamang isang magandang interior ornamental plant at purifier ang aglaonema dahil isa rin ito sa pinakakilalang halaman na pampaswerte. At syempre, para ma-maximize mo ang swerteng dala ng halamang ito, importante na ilagay mo ito sa tamang lugar. Ang lugar na ito nga ay sinasabing sa harapan ng bintana. Specifically, ang pinakamadaling paraan para malaman kung saan mo ito dapat ilagay ay sa pamamagitan ng Bagua Map. Isa itong blueprint na nagdi-divide sa iba't ibang parte ng iyong tahanan. Dito mo rin makikita kung anong energy ang nilirepresent ng mga lugar na ito. Para mabigyan ka ng brief overview, ang sentro ng bahay ay nagre-represent sa health. Ang south ay para sa fame at reputation. Ang east ay para sa family. Ang west ay sa creativity. Ang north ay sa career. Ang southeast sa prosperity at wealth. Ang southwest sa relationships. Ang northeast sa knowledge. At ang northwest ay para sa travel. Base dito sa Bagua Map na ito, pinaka magiging effective sa pagbibigay ng swerte ang aglaonema sa southeast position dahil nirepresent nito ang prosperity at wealth. Kaya naman kung mayroon kang halamang aglaonema, ay mainam itong ilagay sa harap ng iyong bintana na naka-face sa southeast direction. Base sa ancient Chinese practical philosophy na Feng Shui, pinopromote nito ang balance at serenity sa buhay. Binabalance nito ang mga qualities at energies sa tahanan. Nirepresent nito ang good fortune, luck, at prosperity. Ang malalambot na dahon nito ay nakakatulong para ma-encourage ang mga positive energy na pumapasok sa iyong tahanan. Dahil rin green ang predominant na kulay ng aglaonema, ina-associate ito sa renewal, rebirth, at family. Kaya naman kapag inilagay mo sa harap ng bintana na nakaharap sa southeast ang iyong aglaonema, sinasabing mababawasan ang iyong pagka-stress at may improve din ang iyong productivity. Asahan mo rin na mas magiging maayos daw ang harmony sa inyong tahanan dahil nagpapapasok ito ng energy na makakatulong para sa maayos na relationship ng iyong pamilya, lalo na kapag inilagay mo ito sa bintana sa inyong family area. Bukod pa dyan, napapapasok rin ito ang energy na para sa mabuting kalusugan ng lahat ng membro ng inyong pamilya. Sinasabing nakakapagbigay rin ito ng kasiyahan. Sa katunayan, ang Feng Shui favorite na halamang ito ay ilang dekada nang kinukultivate sa Asia bilang isang happiness plant.
Ito ay nangaakit rin ng swerte para sa maraming opportunities na magbubukas para sa iyong ikauunlad, kaya't hanggat maaari ay i-grab ito at huwag sayangin. Kung ikaw ay may negosyo, maganda rin itong ilagay sa bintana ng iyong office dahil pinaniniwalaang nakakatulong ang halamang ito sa pagkamit ng financial success. Nagpapapasok ito ng magandang enerhiya upang makahikayat ka ng mas maraming customers. Mas mainam pa kung hahaluan mo ng mga kulay blue na design ang room na paglalagyan mo nito dahil ang asul ay kulay ng tubig na nagno-nourish sa wood element. Tamang-tama rin talagang ilagay ang aglaonema sa harap ng iyong bintana para makatanggap ito ng sapat na sikat ng araw. Para naman kahit wala kang green thumb o hindi ka magaling mag-alaga ng halaman ay lumaking maayos ang iyong aglaonema. Ang best way para malaman kung gaano karaming sunlight ang kailangan ng iyong aglaonema ay base sa kulay ng dahon nito. Ang mga aglaonema na may dark green na dahon ay nakaka-tolerate ng lower light levels. Kaya kahit ilang metro ang layo nito sa iyong bintana ay okay lang. Ang mga aglaonema naman na may lighter color na dahon ay nangangailangan ng mas maraming sunlight, kaya mainam ito na malapit talaga sa iyong bintana. Tinuturing mang maswerte ang paglalagay ng aglaonema sa harap ng bintana, meron pa rin mga exception dito. Maraming practitioners ang naniniwalang hindi dapat ito ilagay sa bintana ng kwarto. Ang wood element kasi ay mas associated sa energy at growth kumpara sa rest at recovery. Bukod pa dyan, kailangan mo ring i-consider kung anong element ang matatagpuan sa lugar na nais mong paglagyan. Hindi advisable ang pag-combine ng wood energy sa earth, metal o water energy. Halimbawa na lamang ang iyong kusina na karaniwan ay associated sa earth element. Ang paglalagay ng houseplant na tulad ng aglaonema ay maaaring magdulot ng negative impact sa earth energy ng kusina. Dagdag pa dyan, sinasabing may epekto rin ang mismong paso na pinaglalagyan ng halaman. Para ma-maximize ang benefit na maaaring makuha rito, huwag daw ilalagay sa square na paso ang aglaonema dahil maaari nitong maharang ang chi na mula sa mga dahon nito. Ngayong alam mo na kung ano ang posibleng mangyari kapag naglagay ka ng aglaonema sa harap ng iyong bintana at kung ano-ano ang dapat mong iwasan, sana ay nakatulong ang video na ito para sa tuloy-tuloy na pasok ng swerte sa iyong buhay.